Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon ay nakuha nga ng Celtics ang 1-point win laban sa Brooklyn Nets. Ngunit alam nyo ba na kahit ganito kadikit ang game ay may malaking pinagkaiba sa ilang bahagi ng stats? Na-out-rebound nga ng Celtics ang Nets ng 43-29. Lamang din sa offensive rebounds ng Celtics, 14-5. At ito nga ay nagresulta sa mas madaming field goal attempts at more possessions. Sa game na ito ay nagtala ng 89 field goal attempts ang Celtics at 78 naman ang Brooklyn Nets. Na-outscore din ng Nets sa pinta ng 56-32. Malaking dahilan dito ay ang 20 points, 15 rebounds ng veteran na si Al Horford ng Celtics at ang pagkakalagay nga sa foul trouble ni Andre Drummond. Ganun pa man, bagamat nalagay nga sa foul trouble ang kanilang center, ni isang segundo ay hindi nabigyan ang mga veteran big man na sila Marcus Aldridge at Blake Griffin na talaga namang subok na sa playoffs at malaki na ang karanasan. Last playoffs nga ay nag-step up ng big time si Blake Griffin at pinahirapan niya din si Giannis sa depensa. At si Aldridge naman ay alam na nga nating lahat na kapag pumukol na siya ng mga mid-range mula sa mga pick and pop plays ay pwede mo nang ilista yan. Kaya naman matapos na lumabas ang malaking pinagkaiba sa rebounds, points in the paint at offensive rebounds at matapos na magkalat ni Bruce Brown, madaming fans na nanghihinayang o naiinis kay Steve Nash dahil binabangko niya lang ito. Sa palagay nyo ba mga kaibigan ay dapat nabigyan ng minuto si Blake Griffin at LaMarcus Aldridge sa series na ito? So kahapon nga ay napag-usapan natin na inilabas na ang NBA Awards finalist na pinagbobotohan ng mga media members. Bukod nga sa MVP, mukhang confused o hindi kumbinsido ang mga fans sa mga inilabas na pangalan. Una na sa Defensive Player of the Year, ang nangunguna sa Defensive Player of the Year ladder for the last 3 months na si Giannis Antetokounmpo ay wala nga sa finalists. Wala din na nangunguna sa block sa buong NBA ngayong season na si Jaren Jackson Jr. at hindi din natutuwa si Bam Adebayo sa pagkakasnab sa kanya. At isa pang award na hindi kumbinsido ang madaming fans ay ang Most Improved Player of the Year. Solid naman ang tatlong napili. Ganun pa man dismayado ang ilang mga fans na hindi nakasama kahit sa finalist man lang ang mga tulad ni Desmond Bane, Tyrese Maxey at Jordan Poole. Pinanata ni Draymond ang media at ang NBA sa proseso ng pagboto sa award na ito. Kung hindi nga daw si Jordan Poole ang Most Improved Player ngayong season, dapat daw natitigan ng NBA ng maigi ang kanilang proseso. Wala nga daw sa listahan na yon ang gumawa ng mas malaking improvement kaysa kay Poole. Dapat daw ay palitan na lang ang pangalan ng award na ito ng Most Electrifying Player. Bumoboto nga daw base sa pangalan ng award. Natatakot nga daw siya dahil natitake out of context ang pangalan ng mga award na ito tuwing botohan at posibleng ito ang dahilan kung bakit wala si Poole sa listahan. Sino ba sa palagay nyo ang Most Improved Player of the Year? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.